din dito mga kapatid, ang pagmamahal sa kapatid, sa kapwa sa Islam ay kung ano ang masakit sa kanya, masakit sa iyo. Kung ano ang masaya sa kanya na mga biyaya sa ipinagkaloob ng Allah sa kanya, masaya ka din sa kanya. Marami tayong nakikita na iba. Ang kapatid mo na promote, maraming biyaya na ibinigay ng Allah sa kanya. Kaibigan mo na yun, ha? Kasama mo na yun. Minsan sinasabi mo pa, bro, mahal kita sa Allah. Pero pag dumami ang biyaya ng Allah sa kanya, hindi ka nasisiyahan. Marahil ang mukha mo, bro, I'm very happy for you. Pero dito sa puso mo, Diyos ko, bakit siya mayroon? Ako wala. Nga naman na siya, kung siya inaanakuha sa akong kinabuhi, bakit na nung pinagkaiba namin? Bro, hindi ganun. Ang pagmamahal sa kapwa, kung ano ang masaya sa kanya, kung ano mabuti sa kanya, yun din ang hangad mo sa sarili mo. Kung anong mga hinagpis, pinagdadaanan niya, problema, yun din nararamdaman mo. At yan ang paghahalin tulad ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kal-jasadil wahid. Idha staqa minhu udun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahiri wal humma. Ano ibig sabihin ng isang Muslim, ang mga mananampalataya, halintulad dito ay isang katawan ng tao na ang buong katawan, isa lang ang masakit na maramdaman nito, lahat nito ay mararamdaman. Pag masakit ang ngipin mo, ngipin lang sumasakit. Ano? Maganda pakiramdam mo, Brother Omar? Hindi, kasi lagi ka kumakain ng chocolate. Yan, sumakit ang ngipin mo. Yan. So, mga kapatid, ang punto rito, ang Muslim na nagmamahalan kung anong masaya sa kapatid mo, doon ka. Pangatlo, yung pag hindi mo siya kasama, hindi kayo magkasama, hindi mo siya lilibakin. Hindi ka magsasama ng masama sa kanya at hindi ka mag-iisip ng masama sa kanya. Wallahi, ilan ang kilala natin, plastic. Plastikan, kasama-kasama mo. Pero, pag nakatalikod ka na, iba na ang ihip ng angin ang nangyayari. Pero pagkasama mo, oh bro, ito kaibigan ko to. Ano ba yung sabi ng mga ibang kasabihan sa mga maranaw? Ipu-ipuon sa likod, nadadapuan sa tiyan. Are, maranaw ka? Oh, narilit mo yun? Yung dito sa likod, iniipo-ipo mo siya. Bro, you're the best bro. You're okay. Tapos yun pala, dinadapaan na mo yung tiyan niya. So hindi yun. Wallahi mga kapatid, tutuhanin natin. At ang pagmamahalan sa Allah, hindi kailangan na lagi mo kasama. Hindi kailangan na lagi kayo nag-uusap. Hindi yun. Ilan sa atin, ako, tayo, minamahal natin ang Sheikh na hindi natin nakita. Mahal natin. At wallahi, nararamdaman ko to. Ya Allah, tanggapin nawa kami sa paraiso. Lahat ng mga nagtitext, nagsasabi, Ustad, sana makita kita. Mahal kita sa Islam, ya Ustad. Hindi ko sila kilala. Tayo, mahal natin sina Sheikh Bimbas, si Sheikh Sali Al-Fawzan. Gustong-gusto ko makita. Gusto ko maamo. Bakit? Dahil sa pagmamahalan sa Allah. Di ba bro? Bahal mo ang isang Sheikh, ang isang Ustad, si Propeta Muhammad, ang Allah, ang mga kapatiran. Yan ang tunay na pagmamahalan sa Allah. Hindi pagsisiraan. Hindi pagbabangayan. Although nagkakaroon ng pagbabangayan, pagsisiraan, pagdidibate o anuman, normal ito na nangyayari, na hindi tayo magkakaisa-isa minsan ng mga kuro-kuro at mga opinyon. Pero hanggang doon lang, huwag mong ipahamak ang iyong kapwa-tao na siya ay mapunta sa kapahamakan dahil sa kagagawan mo. Sapat na yun. Sinabi mo yung anong yung sa'yo, okay yun. Pero yung ipahamak mo siya, makalabuso siya, ito mangyari sa kanya o anumang mangyari sa kanya, yan ang ipinagbabawal ng Islam. Dahil general rule, kung anong masakit sa'yo, yun ang masakit sa kapwa mo. At yun ang masakit sa sarili mo. Ita'amu ta'am, pangatlo mga kapatid, wasilul arham. Ito, gusto ko to sabihin sa mga balik Islam. May mga nagbalik Islam na minsan, Ustad, hindi ko na kinakausap yung nanay ko, kapatid ko, pinsan ko, kasi ayaw nila maniwala sa Islam. No. Hindi yun. Mali yun. Ikaw na nag-Muslim, pasalamat ka, ginabayan ka ng Allah. Dahil sa gabay sa'yo ng Allah na ikaw ay naging ganap Muslim, ikaw ay magiging instrumento para sila ay magabayan. Makitungo ng mabuti sa kanila. Ituloy mo na patuloy at lalo pang dagdagan ang pagpasensya at pagtitiis sa iyong mga kamag-anak. Hindi dahil nag-Muslim ka na, tapos kumakain sila ng baboy, nakikinig sila ng music,
nagsasabi, Ustad, sana makita kita. Mahal kita sa Islam, ya Ustad. Ito na nangyayari sa kapahamakan dahil sa kagagawan na ibabawal ng Islam. Dahil general rule, kung anong masakit sa iyo, yun ang masakit sa kapwa mo. At yun ang masakit sa sarili mo. Ita'amu ta'am.